Magsitayo po ang lahat. Magalak tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din na mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Sa ating mabuting balita ngayon, pinaaalalahanan at binibigyan liwanag tayo ng ating Poong Hesus Nazareno sa kanyang sarili bilang tinapay ng buhay, na ating tinatanggap ng buo at ganap kung ang ating tinatanggap na pananampalataya ay siya rin ating sinasabuhay. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, idulot mong ikaw ay makapiling ng iyong angkan. At loobin mong sa pananampalatayang iyong bigay, kami makasalo sa muling pagkabuhay ng iyong anak na pinakamamahal sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagsimula ng araw na iyon ang isang mahigpit na pag-uusig laban sa simbahan sa Jerusalem. At liban sa mga apostol, lahat ng sumasampalataya ay nangalat sa lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban na may inilibing ng mga taong may takot sa Diyos at gayon na lamang ang kanilang panangis. Samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ang simbahan. Pinapasok niya sa bahay-bahay at kinakaladkad ang mga sumasampalataya at ibinibilanggo maging lalakit, maging babae. Nangalat ang mga mananampalataya at saan man sila makarating ay ipinangangaral ang salita. Nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao
at makita ang mga kababalaghang ginagawa niya. Pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya, sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan ito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupaang nilalang, galak sa puon isigaw. Sangkalupaang nilalang, galak sa puon isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang, at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Ang lahat sa lupa, ika'y sinasamba. Awit ng papuri, yaong kinakanta. Ang iyong pangalay pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan. Ang kahanga-hangang ginawa sa tanan. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig, at ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis. Siya'y naghaharing, may lakas ang bisig. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia. Mabubuhay na totoo ang lahat ng mga tao na nananalig kay Kristo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, gayon may hindi kayo nananalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama. At hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban. Huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat.
Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Tapat ba tayo sa ating pananampalataya? Ang mga pagbasa po natin sa mga araw na ito, sa mga susunod na araw, maging sa mga nakaraan, ay tungkol sa pagiging tinapay ng buhay ng ating poong Jesus Nazareno. Kagaya ng pang-araw-araw na tinapay, pang-araw-araw na pagkain na nagbibigay sustento sa nagugutom na katawan. Si Jesus bilang tinapay ng buhay ay sumusustento sa gutom na kaluluwa. Sa isang kaluluwa na kung titignan natin, hindi lang naman nais mabuhay sa mundong ito, pero sa kaibuturan ng ating mga puso't isipan, may gustong marating. May kamalayan na hindi naman magtatagal din ng buhay. 70, 80, no? Tapos yung mga taong iyon, pag umabot tayo ng ganong katagal, wala rin naman na tayong gaanong lakas. Pero hinahanap natin na sa ikli ng buhay na ito, magkaroon man ng kahalagahan. Magkaroon man ng ambag sa mundo. Magkaroon man ng mga mahal sa buhay na mapapalaki. Ng isang buhay na puno. Puno ng kahulugan. At kung matapos man ang buhay na ito, umaasa tayo na may buhay na walang hanggan. Hindi kaparusahan, kundi ang gantimpala ng pakikipagkaisa ng Diyos sa atin. Ito yung gutom ng kaluluwa. O minsan, hindi natin naiisip eh. Kasi, syempre, kailangan natin pakainin yung ating mga sarili, mga pamilya, mga mahal sa buhay. Pero kung tayo'y magkaroon ng sandaling pagkakataon na pagnilayan at pag-isipan, hindi ba't yun ang punto ng buhay natin? May hinahanap tayo. At ang ating pong Jesus Nazareno, binibigay yung hinahanap natin. Kung nais nating mabuhay, kung nais nating magkaroon ng makahulugang buhay, iniaalay niya ang kanyang sarili. Hindi lamang upang tanggapin, kundi pati na rin sundan. At ito yung sinasabi niya. Yung mga nakakita sa akin at makatanggap sa akin ay siyang nakakita at tumanggap na rin sa Ama sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Sa unang pagbasa, nakita natin na matapos maipapatay ang isa sa mga naglilingkod sa Diyos na si Esteban, hindi natakot ang mga Kristiyano at itinigil ang pangangaral. Alam nilang ang ating pong Jesus Nazareno pa rin ang sagot. Kaya't patuloy sila sa gitna ng lahat ng nangyayari. Nakita nila pong Jesus Nazareno muling nabuhay, iyon ay nagbibigay ng lakas sa kanila na sa kabila ng lahat, ipalaganap pa rin ang mabuting balita, maging saksi pa rin sa turo at aral ng ating poon. Kahit na may Saulong Hudyo na sila ay kinakaladkad palabas ng bahay at pinarurusahan. Ngayong tayo, wala namang pumaparusa sa ating mga Kristiyano. May ganun ba tayong lakas ng loob para maging saksi ng pananampalataya? Hindi man natin nakikita ang pong Jesus Nazareno, kausap natin, nagpapakita sa harap natin. Pero pag tayo ito'y pumapasok sa simbahan, may pinagdarasal tayo, ayan ang imahin ng ating Panginoon. Kaya kahit papano, nakikita natin siya. Ang simbahan mismo bilang isang banal na lugar ay tanda ng kanyang presensya. Ang ating mga panalangin na tugunan, tanda ng kanyang presensya. At ngayong nararanasan natin ng Diyos,
may lakas loob ba tayong ipalaganap ang ating pananampalataya? Ang papuri ba ng kabutihan at malasakit ng Diyos ay hindi nagiging paninira, pagmumura, pagka makasarili pagkatapos nating lumabas ng simbahan? Ang kanyang pagpapagaling ba ay nagbibigay daan para tayo naman din magpagaling sa kapwa? Di man tayo doktor, di man tayo may dala ng kapangyarihan, yung mga salita at pakikiramay ba natin natutulungang iangat ang ating kapwa? At yung katarungan bang binibigay ng Diyos sa atin sa pagbibigay ng pangangailangan sa araw-araw, sa pagbibigay ng mga oportunidad sa atin sa araw-araw, nagiging dahilan ba ito at nababago ba ito upang mabigyan din ng pag-asa, maging makatarungan, maging totoo sa ating kapwa? Mga kapatid, ang hinihingi po ng ating pong Jesus Nazareno bilang tinapay ng buhay na tinatanggap natin sa komunyon sa banal na misa ay maging tinapay din tayo sa iba. Kaya naman sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, hingin natin ang kakayahan na sana yung pananampalataya nating tinatanggap, yung mga dasal na idinadalangin natin, yung mga tugon sa mga dasal na ito na natatanggap natin, ay maging daan para naman yung pananampalataya natin maging buhay sa araw-araw at hindi lang nananatili sa dasal at debosyon sa simbahan. At sa araw na ito, tanungin natin ang ating mga sarili. Paano ba magiging totoo yung pagiging Kristiyano ko, yung pagiging deboto ko, lalong-lalo na sa kapwang nangangailangan? Mahal na pong Jesus Nazareno, muli kang nabuhay para sa amin. Maawa ka sa amin. Magsitayo po ang lahat. Taglay ang pagtitiwala sa pagiging bukas loob ng Diyos Ama na naghandog sa atin ng kanyang anak sa Eucharistia bilang pagkain para sa ating kaluluwa, ilapit natin sa kanya ang ating mga pangangailangan. Ama, pagpalain mo kami sa Eucharistia. Ama, pagpalain mo kami sa Eucharistia. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpatotoo kay Jesus na siyang tinapay ng buhay sa mundong nagugutom sa kahulugan, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Eucharistia. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway aktibong makisangkot sa paghahanap ng mga katugunan sa mga pangangailangan at kapakanan ng ating mahihirap na kapatid, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Eucharistia. Ang mga nag-aakalang hindi nila kailangan ng Diyos sa kanilang buhay, naway maakit na tumanggap ng Eucharistia, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Eucharistia. Ang mga may sakit, naway maranasan ang mapagmahal na presensya ni Kristo sa kanilang pagtanggap ng Eucharistia, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Eucharistia. Ang mga yumaong tumanggap ng tinapay ng buhay, naway magamit ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Eucharistia. Sa katahimikan ng ating puso't diwa ay alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama po natin sa ating mga dasala, mga frontliners, health workers at lahat ng nagsisilbi sa ating mga bayan at komunidad na sa kanilang tapat na paglilingkod ay nagiging tanda ng tunay na pananampalataya. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Eucharistia. Ama naming nasa langit, gawin mo kaming tapat na nagpapasalamat para sa handog mong Eucharistia na siyang nagbibigay ng pag-asa at kahulugan sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
pala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak. Upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maabong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay, sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, no matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ibagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ng mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ang tinapay ng buhay. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Espite donum patris, Jesu fons vite fons vite aquae. Cibus et potus noster, cibus et potus noster in itinere, in
Ere Adomus Dei. Mula sa lupa sumibol kang masigla, matapos kang yuraka ng mga masasama. Sumilag ang liwanag ng mga nawawala, tinapay na ang buhay, pagkain ng dukha. Yesu Panesuite Donum Patris, Yesu Fons Vitae Fons Vitae Aquae. Cibus et potus noster, cibus et potus noster, initinere Adomus Dei. Jesus, food divine, we are strength each day, so we don't tire that we witness through your love and care. To those in greater need, both near and far away, we lead them back to you, all those who've gone astray. Jesu Panesuite Donum Patris, Jesu Pons Vitae Pons Vitae Aquae. Cibus et potus noster, cibus et potus noster, initinere Adomus Dei. Pagkain ng buhay, handog ng Ama, matapos ang buhay, batis ng biyaya. Maging pagkain sa amin at inumin ng tanan, sa paglalakbahay namin sa tahanan ng Ama. Jesu Panesuite Donum Patris, Jesu Fons Vitae Fons Vitae Aquae. Cibus et potus noster, cibus et potus noster, initinere Adomus Dei. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang hanggan.
na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, paalala lamang po, tayo po ay nasa Alert Level 1 at wala namang pagbabago doon. Pinapaalalahanan tayo ng lokal na pamahalaan na sa ngayon, dahil tumataas daw ang mga kaso ng COVID, ay kinakailangan isuot ang face mask sa kahit saang lugar. Ano po? Pero hindi naman tayo nagbabago dito sa simbahan. Gayun pa rin ay kinakailangan sa loob at paligid ng simbahan ay tayo nakasuot na maayos ang face mask. Siguraduhin natatakpan ang ilong at bibig at hindi tinatanggal kung hindi naman kailangan. Ikalawa po ay tumataas pa rin po ang ating heat index, no? Mataas pa rin po siya. Wala pa tayo sa rurok ng tag-init, no? Kaya sana po alagaan natin yung ating mga sarili, magdala ng mga tubigan, yung mga gamot na kailangan, magdala lagi ng pamaypay, no? Para naman tayo ay makapamuhay sa ganitong taas ng temperatura, no? Wala tayong magagawa dyan. Pero at least meron tayong magagawa sa ating mga katawan. Ano po? At sa lahat ng bagay, ingatan po ang ating sarili bilang bahagi ng pagmamalasakit natin sa ating kapwa. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.